Ano ba ang tingin mo sa pera? Tingin mo ba sa pera eh masama o mabuti? Hi, my name is Adria Milag and welcome to Kuya A Vlog of Inspiration. You know, maraming religious people ang nagsasabi nito that the money is the root cause of evil. Yes? Pero ano nga ba ang sabi sa Bible? Ang pera nga ba ang cause nga ba ng evil? But according to Bible, that not the money is the cause of evil. The love of money, ang pagmamahal sa pera. And ang hilig sabihin nito is kung gagawin mong kung ikaw na yung naging slave ng money, yung naging greedy ka na sa pagkita ng pera, alam mo yun na pinababayaan mo na yung pamilya mo, kahit may masagasaan ka ibang tao or kahit buhay pa na ibang taong kapalit basta makuha lang ang pera, yun ang masama, yung love of money. You know, I realized this, that money is not good nor evil. Money is neutral, depende sa may hawak ng pera. You know, because money will just magnify kung ano na yun nasa loob ng taong yun. Okay? Kaya meron kayong na kilala nung wala pang pera, bait-bait, ganyan. Tapos nung nagka-pera, ano yung naging sakim, naging makasaril. Alam mo yun, na parang naging feeling mo nagbago yung ugali. So, parang sinasabi mo sa kanya, alam mo, dati hindi ka naman ganyan, pero umaman ka na, nakalimot ka na, para kang others. Actually, hindi naman siya nagbago eh. Ganun talaga siya. Minagnify lang ng pera kung ano talaga yung nasa loob niya. You know, money can be good and holy. Okay? Yes. Because, ano bang, di ba sa simbahan, ano bang kailangan para makapagpatay ng mga simbahan, ng mga missionary, maka-fund ng mga orphanages, makatulong sa mga mahihirap. Kailangan mo ng pera. You need money. Okay? And depende lang talaga siya sa may hawak ng pera. And I truly believe this. Okay? Na the good people must be the one na dapat na maging mayaman. Okay? Those good people like you and me. Okay? Dapat ikaw dapat yung maging isang maging mabuting mayaman. Okay? Kasi why? Because if many good rich people, okay, dito sa mundong to, especially here in the Philippines, maraming tao ang matutulungan. Okay? Marami tayong matutulungan sa bansang to. Kaso ang problema, those good Christian na mabait, mabuti, sila pa yung may maling mindset about money. And katulad ng isang babae, okay, they're this girl, okay, pangalanan na lang natin siya na Cheryl, okay, not her true name. Si Cheryl is sobrang galing naman niya sa trabaho at palagi siyang napopromote. Pero, ang problema kay Cheryl, tuwing napopromote siya, hindi siya masaya. She's not comfortable or earning that much, that ganung kalaking income. Hindi siya comfortable. Okay? Alam mo, hindi siya masaya. And nagtataka siya bakit ganun. And nung na-discover, bakit ganun si Cheryl, is yung past niya pala is nung tuwing bata siya, tuwing yung mga magulang niya, palagi sila sabi, na tuwing kakain sila, hindi dapat pag-usapan ng pera dahil ang pera ay masasama para lang sa masamayan, masama ang pera, hindi ka dapat maging mayaman, hindi kaya, alam mo yun, na mindset siya that money is evil, okay? So, subconsciously, pag kumikita siya ng malaki, parang nire-reject niya yun kasi iniisip niya that money is evil. And
because of that. And yan din ang storya ng maraming tao sa mundong to, na meron silang maling mindset about money. Kaya, ang nangyayari, pag may mga opportunity sa harap nila, or pag mapoprom, ayaw nila yun, kasi okay na sila. Okay na sila na nakumita lang ng maliit, alam mo yun? Because, for them, to be poor is holy. But you know, sabi nga ni Jesus, I have come so that you may have an abundant life. Jesus, para maging mayaman ka. Para bigyan ka ng abundant life. You know, sabi nga sa Jeremiah 29 verse 11 that God has a beautiful plan for you. For I know the plans to prosper you, plan to bless you, not to harm you, but to give you hope and a future. You know, ang Diyos, gustong-gusto kanyang i-bless. Okay, gustong-gusto kanyang i-bless. Gusto niya ma-receive lahat ng blessings and provisions sa buhay mo. But in one condition, okay, kailangan maging millionaire ka muna on the inside bago ka maging millionaire on the outside. Because if you will become rich, not just about for you, but for others, okay, ikaw lang magiging daluyan ng mga blessings ng Diyos. Okay, so I hope na-bless and na-inspire ka sa video na ginawa ko ngayon. And you may visit my website at www.adrianmilag.net for more tips and inspiration. Again, this has been Adrian Milag. I'm praying for you always. God bless you more abundantly.